Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, I just want to share with you guys yung nature ng aking trabaho dito sa Hong Kong. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Malu. So, isa po akong pastor dito sa Hong Kong, and at the same time, isa po akong domestic helper. Ito nga pala yung aking alaga, si Lola. Magna 95 na siya sa August. At ngayon, kasalukuyan siyang nandito sa Mary Lee Home for the Elderly. At dito, pinupuntahan ko siya araw-araw. Kasi natumba siya at medyo napilay yung kanyang yung kanyang braso. At dito sa araw na ito, talagang sobrang sakit yung kanyang nararamdaman at medyo nahirapan siyang huminga, kaya ko siya minamassage na ganyan sa kanyang braso para pinapatahan ko siya, and in-advise ko siya at sinabihan ko siya na mag-pray. So nagpipray kaming dalawa, although medyo hirap ako sa Cantonese, medyo sinasabayan ko siya. At ayan nga, nagre-responde naman siya, siguro dahil na rin sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Buti na lang nakatulog siya pagkatapos nito. At ito naman, dito yung place kung saan sila kumakain. Lahat ng mga matatanda dyan, except yung mga bedridden. So dito, sinusubuan ko siya para makakain siya ng maayos kasi yung right hand niya yung napilay. So ito yung rota ko araw-araw. Pinupuntahan ko siya pagka umaga hanggang gabi na siya dyan, hanggang makakain siya ng dinner. Naisipan ko guys na mag-video dito at i-share ito sa inyo kasi na-realize ko kasi na ang hirap pala na mag-alaga ng mga ganitong matatanda, especially dito sa elders home kung saan araw-araw kong nakikita yung lifestyle nila. Marami sa kanila yung basta dinala na lang ng kanilang mga pamilya. Nagbabayad na lamang sila monthly, pero hindi nila pinupuntahan yung mga kaanak nila. And nakita ko talaga sa mukha ng mga matatanda guys, yung lungkot. At dito ko na-realize na hindi lamang pala ako nagdi-deal sa trabaho ko ngayon. Kasi sa totoo lang, medyo nahirapan ako eh. Nahirapan ako dito sa sitwasyon ngayon ng alaga ko, na ang bigat-bigat niya. Kinakailangan ko talaga siyang tulungang tumayo. Tinuturuan ko siya kung paano maglakad ulit, ganun, dahil parang bigla siyang nanghina. So, sa araw-araw na nandito ako sa elderly home na to, nakita ko kung paano yung mga matatanda, yung sobrang helpless sila. Yung iba nga sa kanila, hirap na hirap din kumain. Minsan, natataob na lang yung kanilang mga bowl, yung kanilang mga kainan, tapos hirap na hirap sila na siguro kahit gustuhin man nila na magpalit ng damit, hindi nila magawa kasi hindi rin naman karamihan yung staff dito. So maswerte talaga yung alaga ko kasi araw-araw ko siyang pinupuntahan, araw-araw kong pinapapunta ng anak niya. Pero yung mga iba guys, sabi ko, naisip ko, paano kaya pag tumanda na rin ako, diba? Yung hindi mo na magawang asikasuhin yung sarili mo, hindi mo magawang subuan yung sarili mo, hindi mo magawa na puntahan yung mga gusto mong puntahan, hindi mo rin mapilit yung mga anak mo para dalawin ka, para puntahan ka, para tulungan ka, yung iaasa na lang nila yung mga magulang nila sa ganitong mga klaseng mga lugar. So, ang hirap, parang naramdaman ko talaga, bumigat yung puso ko, bumigat yung nararamdaman ko habang pinapanood ko yung bawat galaw ng mga matatanda dito. Yung isa, gusto niyang uminom, pero siguro meron na siyang Alzheimer. Hindi niya mabuksan-buksan yung water bottle niya. Hindi niya alam kung paano isubo yung straw. Hindi niya alam kung paano niya painumin yung kanyang sarili. Tapos yung iba naman, hirap na hirap na maglakad, pero gusto pa rin naman nila kasing lumabas sa mga kwarto nila. Tapos yung mga iba naman, yung mga bedridden,
Maghapon na lamang sila na nakahiga sa kanilang mga kama, yung iba nagkakabedsore na lamang. So, nagkaroon ako bigla talaga, nalungkot ako. Sabi kong ganun, ang hirap din pala, hindi lamang tungkol sa trabaho. Bilang isang OFW, no? Ang hirap dahil bigla akong naisip, yung magulang ko, nung time na nagkasakit sila, tapos wala ako sa kanilang tabi. Although nandun yung mga kapatid ko, di ba? Sa ganitong klase pala ng trabaho, talagang pinapasok mo din yung mundo nila. Yung mundo ng mga matatanda kung saan nandun yung lungkot, nandun yung tado na lamang yung ginagalawan nila. So, sabi kong ganun, siguro kung magtatagal ako dito sa trabaho kong to, ngayon pa lamang, kailangan ko na talagang pag-aralan na ilabas ang sarili ko or kung paano lumabas sa mundong ito ngayon na kung saan napasukan ko. Otherwise, siguro magkakaroon ako ng anxiety, magkakaroon ako ng depression. Kasi apektado ako, guys. Alam nyo yun, yung masyado akong naging emotional. Masyado akong dinibdib yung nakita ko. Yung mga matatanda, hanggang ganun na lang ba yung kanilang buhay? Yung kanilang ginagalawan? Oo, nandun na ako yung dumarating talaga yung punto ng buhay natin na ganun. But then, nagkaroon ako ng longing sa puso ko na wala na bang ibang pwedeng gawin para sa kanila? Wala na ba talagang ibang paraan para mabigyan sila ng kasiyahan sa maliit na paraan, no? Alam kong wala naman akong magagawa eh. Kasi hindi ko naman kilala ang mga pamilya ng mga matatandang ito. Hindi ko rin alam kung ano ang pwede kong gawin. Kaya naman binubuhos ko na lang yung pagmamahal ko talaga dito sa alaga ko. At tinitiyak ko na maibigay ko sa kanya yung serbisyo na may kasamang pagmamahal. Para kahit sa mga huling sandali lamang ng kanyang buhay, maramdaman niya na may nagmamahal sa kanya, na hindi lamang yung mga anak niya, yung maalagaan siya ng husto. Although mahirap, napakahirap araw-araw, siguro akala ng mga iba yung madali lang yung trabaho ko kasi nakafocus lang ako sa kanya, ilang oras lamang ang inilalagi ko sa kanya. Pero hindi lamang pala yung physically na napapagod ako, kundi mas napapagod pala, nakakapagod pala yung you are dealing with it, with your work, emotionally. Ito pala yung tinatawag na caregiving, no? When you give your care, kasama na dito yung puso mo sa iyong ginagawa. Since 2003, nandito na ako. Pero masasabi ko ngayon na ito pala yung pinakamahirap na naging trabaho ko. Masasabi ko na ito pala yung totoong buhay OFW na kailangan kong i-battle sa araw-araw. Na sa bawat umaga na babangon ako at hanggang sa gabi na matutulog ako, ramdam ko yung pagod. Ramdam ko yung impact ng trabaho ko. Kaya sa mga nagbabalak na magtrabaho abroad, lalo na pag ganitong klase ng trabaho, guys, kailangan talaga ihanda ninyo yung sarili ninyo. Dahil pag ganito ang trabaho ninyo, madaling sukuan kung ang titingnan mo lang yung pagod mo, yung hirap mo. Pero para sa pangarap, sabi nga, kaya naman lumalaban ang bawat OFW. Kaya naman, masasabi ko na naging matatag ako, lalo na dito sa trabaho kong ito. Kaya
Laban lang mga ko-OFW. Laban lang. Maraming maraming salamat guys sa inyong pakikinig. And sana na-inspire ko kayo sa maliit na paraan, no, na kung paano pahalagahan ang mga trabaho natin. But at the same time, alagaan din natin ang ating mga sarili, especially ang puhunan natin dito, sabi nga, dugo at pawis. At maraming maraming salamat ulit sa inyong panunood. And kung na-inspire kayo sa kwento kong ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And pakiclick na rin yung notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na mga videos. Thank you so much guys. Stay safe and God bless us all. See you again on my next vlog. Bye!